guys! Good morning ulit sa inyong lahat. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung dating limliman ng ating mga manok. So ayan siya, yung pinapakain ko nung sa last video ko. So eto na siya, wala nang laman. Inalis ko na yung mga itlog kasi sabi ni Sir kapag pinapakain, iiputan lang niya. Totoo naman yun, kapag laging pinapakain mo yung naglilimlim na manok, iiputan talaga niya yung paitlogan niya. So ngayon, ang ginawa ko, inalis ko na yung inahin kasi meron na siyang napisa na itlog. So tatlong araw na yung napisa niya. So ngayon, dito ko siya inilipat yung mga hindi napisa na itlog. Kasi meron naman tayo ulit dito na bagong naglilimlim na manok. So eto siya. Ayan. Bago na naman yan na naglilimlim. So dyan ko inilagay yung mga dating itlog na hindi pa napisa. So yung mga bago na itlog, inalis ko din. Ayun, inalis ko din yung bago para hindi maihalo sa mga luma na itlog. So ayan. Wala pang nang itlog ngayon. Ayan. So titignan natin yung ating inilipat na manok. Ayan. Andiyan sa pugaran. Tignan natin yung inilipat ko na manok. So, ito siya. Ayan. Ayan yung inahin na pinapakain ko sa isa kong video. Ayan, nilipat ko na siya. Kasi tatlo lang yung napisan niya. Tatlo. 3 days na yung mga sisiw doon sa pugaran. Eh, ayaw pa niyang mag-alis kasi nga marami pang itlog na andoon. Kaya yan ang ginawa ko. Ililipat ko na lang siya. Ayan. Tapos ito yung lumpo. At ating kumustahin din ang ating mga sisiw. So ayan, nagsilakihan na sila. Ayan ang ating mga sisiw. Silakihan na sila. So ayan lang guys ang ating update for today. Pinakita ko lang sa inyo kung paano ko ginawa, paano ko nilipat yung mga itlog sa pugaran para hindi iputan ng ating inahin. So ayan guys, maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking mga video. Happy fun guys! Thank you! Bye!